gonna be high. So yan guys, tatanggalin ko lang tong mask ko kasi ako lang naman dito mag-isa. As you can see, nasa labas ako. Nandito pa rin ako sa Calbayog City. Yun nga lang, medyo malayo-layong area. Medyo lakas sa city. Okay. Yung layo nito galing sa bahay is, I think, 20 minutes drive from home. Ganun. So, wala. Pumunta lang talaga ako dito para makapag-vlog. Kasi, it's been 2 weeks yata ako hindi na nakapag-vlog at medyo na-miss ko nang mag-vlog. Actually, matagal ko na siyang plan na mag-vlog. Kaso, hindi ko nga lang nagagawa. Matagal ko na talagang plan. Last week ko pa yata ang plan na sorry, noobo ko. na mag-vlog dito. Yun nga lang, hindi ko nagagawa dahil sa tatlong rason. Una, tinatamad ako. Pangalawa, tinatamad ulit ako. At pangatlo, tinatamad pa din ako. So yun, tinatamad ako. So, ano nga ba yung topic natin today? Ah, nga pala, nung papunta ko dito, may nakita akong nagbibenta na ito. So, bumili ako. Sarap siya. Maha siya. Kamay lang ako. Ako lang naman kakain. Tsaka, malinis yung kamay ko. Okay lang. So, ayan. So, yung topic natin today is about algorithm. Kasi marami sa inyo ang nagtatanong, or maybe some of you naguguluhan, paano nga ba gumagalaw yung algorithm ni YouTube? Paano nga ba niya tayo nadidetect? At ano ba talaga ang galawan ni algorithm? So isa-isahin natin. But before that, kain muna ako, nagugutom ako eh. Kasama ko nga para sa Mickey Mouse. Palubog na yata yung araw guys, mga 4... Basta mga 4 PM na ngayon, lagpas na. Mamaya mga lasing ko, lulubog na yan. Kalamansi juice. Kasi diba inuubo ko. Hindi ako inuubo na yun. Ano lang po dahil naulanan ako nung nakaraan. Okay, so continue tayo. So, ano nga ba yung algorithm? Hala! Oh my God! My lipstick is ano? Is... look at that. So, hindi siya lipstick, lip gloss siya. Hayaan nyo nga siya mabura. Okay. So, ano nga ba yung algorithm? Kasi lagi natin naririnig yan sa mga vloggers, sa mga gumagawa ng mga tutorial, ganyan. So, ano nga ba yung algorithm? So, kung sa ano pa, sa madaling sabi, isa siyang... Hindi ko maisip yung tamang term eh. Basta, siya yung nagde-detect kung ano ang performance ng video mo.
kung saan galing yung traffic, saan galing yung viewers, organic ba or hindi, siya yung nagdi-detect. So, unang-una nating pag-usapan, kasi madalas nating naririnig sa mga vlogger, I don't know kung malakas yung boses ko sa inyo ha, pero siguro i-edit ko na lang. Madalas nating naririnig sa mga vlogger na yung tinatawag na organic viewer or organic subscriber at not organic subscriber. So ano nga ba yun? So pag sinabi nating organic, this definition is just in my own opinion, okay? Hindi ito nakabase sa kung ano yung mga nakasulat or kung ano yung mga naririnig sa labas, but this definition or this opinion is just only mine. Okay? So para sa akin ang organic viewer or organic subscriber is yung mga taong totoong fans mo. I mean, yung mga taong natural na viewer. So ano nga ba yung tinatawag na natural na viewer? So yun yung mga tao, usually kasi ang pagkakalam natin sa organic viewer is yung may mga channel. Organic subscriber is yung may mga channel, yung mga channel holder, yung mga verified, yung mga account sa YouTube, yung may mga video, may mga subscriber, and everything. Pero for me, hindi yan ang basihan ng organic. Bakit? Kung kasi lahat ng organic viewer, kung ang organic viewer na hinahanap ni Lolo is yung may mga channel, may mga verified account, may mga subscriber, and videos. So, ibig sabihin, konti lang ang matitira kay YouTube. Bakit? Ganito kasi yon. Karamihan sa mga pumupunta sa YouTube is hindi naman talaga mga vlogger. Karamihan sa mga nanonood ng videos kay YouTube, hindi naman talaga mga vlogger. Diba? Yung mga nanonood sa atin, siguro yung mga nanonood sa atin ngayon, lalo na sa mga ate, sa mga vlogger na katulad natin na hindi naman pa mga sikat, is yung mga, may mga channel din, yung mga kaibigan natin, yung mga, kasuportahan natin. Pero, tanggapin man natin sa hindi, karamihan sa mundo, hindi mga vlogger. Out of 100% na population sa mundo, nasa 2% lang yata yung vlogger. So, yung 98% dyan is mga passerby or yung mga pumupunta kay YouTube para lang talaga manood ng videos, manood ng mga tutorials, mag-research, and entertainment, yun ang hinahanap. And, yun ang bumubuhay kay YouTube, hindi mga vlogger. So, meaning, yung algorithm ni Lolo is, wala siyang pakialam sa vlogger. Ang pakialam ni YouTube, viewer. So, now, paano nga ba siya gumagalaw? So, kung napapansin niyo sa home ng mga YouTube niyo, sa home mismo ng YouTube apps niyo, yung mga hindi ka pa nanonood ng video, may mga lumalabas na mga videos na katulad ng madalas na pinapanood mo. Yung mga suggested videos na tinatawag. So yun ang lumalabas sa home mo. So now, bakit may ganun? Bakit sinasuggestan ka ni YouTube ng video na ganyan? Meaning, na-detect kasi si algorithm, ginagather niya ang bawat information, ginagather niya yung mga data ng mga pinapanood mo, yung topics ng mga pinapanood mo, yung tags ng mga pinapanood mo, yung title ng pinapanood mo, yung channel kung saan nandoon yung videos na madalas na pinapanood mo. So, kaya nagkakaroon ng mga suggested videos kasi siya mismo yung pumipili ng mga video yung isa-suggest na sa'yo conforme or depende sa kung ano yung video na madalas mong pinapanood. So, meaning, kahit nag-erase ka pa ng history sa YouTube or sa Google, nandun na yan kay algorithm na mga ganyang video ang madalas na pinapanood ng ganyan mo. Or sa galing sa IP mo. Kasi each device has an
a unique IP. So, nadidetect tayo ni Lulu through our IP address. So, nadidetect ng algorithm ni YouTube na yung IP address na yan is laging nanonood ng video na ganito, kaparehong video na ganito, kaparehong content ng video nito, kaparehong channel or parehong channel na pinapanood niya. So, meaning, kapag ganun lagi ang pinapanood mo, ang isa-suggest ni YouTube na mga videos ay katulad ng mga video na madalas mong pinapanood. Yung mga concept at yung content, yun ang ginagawa niya. So ngayon, paano naman, kasi hindi naman si YouTube isa-isang nanonood ng mga video na pinapanood mo. At hindi rin si YouTube isa-isa na nagpi-play lagi sa mga videos na mga sinasuggest niya. So now, paano niya yung nagagawa? Paano niya yun nasisegregate at paano niya yun napag-desisyonan na ganyang video ang isa-suggest na sa'yo? Doon na papasok ang tagging. Okay? So, kaya lagi ko sinasabi sa mga members ko na always put tags on your videos, kasi doon si Lolo kumukuha ng idea at doon nagbe-base si Lolo kung kanino ka isa-suggest, kung kaninong viewer ka isa-suggest, kung yung video mo na yan, kung kaninong viewer niya isa-suggest. It depends on your tags and on your titles, on your thumbnail of course, and description. So yung tatlong yan, maybe yung mga vlogger is hindi alam, lalo na yung mga new vlogger, hindi alam na yung apat na bagay niyan is kailangan i-consider. Okay, tags, title, description, and your thumbnail. Okay? Kasi yung apat na yan, yun lagi ang tinitingnan ni algorithm para ma-suggest ka niya sa kung kaninong viewer ka nararapat i-suggest. Ganon po yun. Kaya, minsan nagtataka ka na maraming videos or kahit diba pag nagre-research tayo ng video, lalo na yung hindi pa tayo vlogger, pag nagre-research tayo ng video like how to be, like paano pumuti ang kilikili, ang daming video na lumalabas, ang daming titles na lumalabas, ang daming mga suggested titles na lumalabas. Or mag-type ka lang ng kilikili sa search bar ni YouTube, ang dami nang lumalabas na mga title tags, di ba? Kasi si algorithm niya nang nagsasuggest. Ibig sabihin, sinasuggest na algorithm ang mga videos na kapareho nung tinype mo doon sa search bar. Yun po yun. At kung may kaunting kang idea about JSON and JavaScript, maiintindihan mo ang ibig sabihin. Maiintindihan mo bakit nagkakaroon ng mga ganyan. Kasi in programming, ginagamit sa mga ganyan yung JSON at saka yung JavaScript. Mostly, yun ang madalas na gumagalaw na program sa ganyang mga suggestions. Ayan. So, enough with that kasi hindi naman programming yung usapan natin. So now, so doon ka nasasuggest. Doon na, ano. So, if you still remember, kung ikaw, isa kang vlogger ngayon nanonood nito, tapos, if you still remember, bago ka naging vlogger, naging viewer ka, at ikaw, since viewer ka, ikaw ang hinahanap ni Lolo para bumuhay sa YouTube. Diba? At inaano niya, gumagawa siya ng paraan para ma-meet ang desires mo, ang standards mo, ang kung ano ang hinahanap mo, kaya marami siyang sinasuggest sa'yo. So again, ang mga videos natin ay nasasuggest dahil sa mga tags at sa mga yung sa tatlong sinabi ko kanina. That's how, yan yung isa sa mga galaw ni algorithm. And now, since naalala ko yung topic nga natin kaganina, organic. So, balik tayo sa organic. So, as what I've said, bago ka naging vlogger, naging viewer ka. And that time, isa kang organic viewer. At kung nung time na yon may nanood ka ng video at nagustuhan mo yung video ngayon para maging updated ka sa next video ng vlogger na pinanood mo. I mean, para maging updated ka sa video nung vlogger na yon kung saan siya yung may gawa nung videong pinanood mo, ay kailangan mo siyang i-subscribe, mag-bell ka at mag-like dahil gusto mo siya. Diba? Dahil gusto mo yung content niya.
So that's the mindset of the organic viewer. Hindi yung kailangan mo munang magkaroon ng channel at magkaroon ng subscriber at magkaroon ng mga videos bago ka maging organic viewer at organic subscriber. Hindi po ganun yun. Kasi kung ganyan ang standards ni Lolo sa lahat ng viewer, malamang sa malamang, mamumulubi si YouTube. Kasi hindi lahat ng may access kay YouTube ay may kakayahang gumawa ng channel. At hindi lahat ng may mga access kay YouTube ay mga kakayahang gumawa ng mga videos at may mga kakayahang magkalikot ng kung anong mga dapat kalikutin para maging verified yung channel. Ganun po, yun. And then next, kaya nga, kasi di ba may mga vlogger na nagsasabi na kailangan mo nang verified yung account, kailangan mo nang verified yung channel, may profile, may videos and everything bago ma-count yung subscriber mo. Ay yung pag-subscribe mo sa kanya. Hindi po 'yun. Kasi kasi bago ko to sinabi sa inyo, sinubukan ko muna sa akin. Meron akong isang phone na gumawa ako doon ng isang account ko, walang channel, walang subscriber, walang profile. Talagang Gmail lang ang ginawa ko, verify ko lang yung Gmail ko, and kinabukasan kasi may one day ano yan para ma-verify ni, I mean may 24 hours yata yan na ano, para ma-acknowledge yata ni Google yung account mo and whatsoever, bago mo siya gamitin kay YouTube. So, nung ginamit ko siya kay YouTube kinabukasan, kasi kakagaw ka lang eh, ginamit ko kay YouTube kinabukasan, tapos pinanood ko yung video, and tapos sinubscribe ko yung sarili kong channel at nag-like at nag-bell ako. Hindi ako nag-comment. Tapos kasi 'di ba dapat kung ang standard ng pagiging organic viewer is kailangan may channel, kailangan may subscriber, kailangan may video and everything, is dapat nalagas na 'yon. Or natanggal na 'yung sa subscribe. Na-count siya po sa subscribers count ko. At until now, nakakapit po siya. Bakit ko siya nasabing nakakapit siya? Kasi, nung kinabukasan, yung sinubscribe ko yung channel ko, yung gamit yung account ko na yun, nagsubscribe ako ngayong orasan na to. Kinabukasan, hindi siya nalagas. Like, mga alasing ko ng hapon, hindi siya nalagas. And then, the other day, hindi pa rin siya nalagas. And then, the other day, hindi pa rin siya nalagas. At sinubukan kong mag-unsub. Sinubukan kong mag-unsubscribe sa sarili ko. And nabawasan pa yung subscriber ko nung nag-unsub po ako. So, meaning, dikit na dikit siya sa akin. So, nung sinubscribe ko siya ulit, na-count siya. So, that's how we test kung talaga bang yung subscriber mo is dumikit sa'yo or hindi. Ganito guys ha, hindi mo madidetect na dikit na dikit ka sa kanya kung titignan mo lang na nakasubscribe ka dun. Kasi diba dun sa account mo doon sa YouTube, kapag i-check mo yung subscription mo, makikita mo doon yung mga channel na mga sinubscribe mo, di ba? At makikita mo doon, halimbawa ako, sinubscribe mo ako, makikita mo ako doon sa channel subscription mo. Pero, hindi mo malalaman kung talaga bang nakadikit ka sa kanya or nalagas ka. Kasi si Lolo, I mean si YouTube, nilalagas ka na lang without even sending you any notification na, uy, tinanggal kita kasi ganito ganyan, walang ganon. Bigla ka na lang mawawala nang hindi mo nalalaman, parang ex mo na iniwanan ka. Char! O, yun. Ganun po yun. And, malalaman mo lang na nakadikit ka pa sa kanya or hindi, kung itry mo siyang i-unsub. Kung magkakilala kayo personally, kung itry mo siyang i-unsub at mabawasan siya, doon mo lang masasabi kung dikit na dikit ka ba or hindi. Kasi kapag once na i-unsubscribe mo siya tapos hindi siya nabawasan, ibig sabihin nakadikit ka lang pero hindi ka dikit na dikit. Okay? Nakasubscribe ka pero it's just for a show, hindi yun totoo, hindi legit. Char. Yun po yun. So yun yung organic, yun ang kaibahan ng organic subscriber at organic viewer sa isang hindi organic viewer. So ano nga ba, I mean, hindi ko pa pala na-explain. Ano nga ba yung hindi organic? Kung may organic, malamang hindi organic. So yung mga hindi organic, yun yung mga pumupunta sa YouTube mo at nag-stay lang ng ilang segundo. Like katulad ng mga kaibigan natin na walang alam kay YouTube, na sasabihin mo na, oy classmate, subscribe mo ako, and then bang, pumunta siya sa channel mo without even watching your video,
i-click lang niya subscribe yo ang subscribe button and everything, and then i-chat kanya na friend, naka-subscribe na ako sa iyo. Yun. Yun po yun yung mga hindi organic. Ibig sabihin, yung mga hindi man lang nag-check sa video mo, hindi man lang nag-abalang sumilip sa video mo kahit ilang minuto at sinubscribe ka kagad, yun yung mga hindi organic subscriber. Ibig sabihin, hindi sila na-count sa subscribe, so sa subs count mo. Although, nakasulat doon sa kanila na nakasubscribe sila sa'yo, pero hindi yun sila nakasubscribe talaga, o hindi talaga sila na-count sa subscribe count mo. Kasi si Lolo, ito kasi yun guys, ganito kasi yung mindset, or ganito kasi yung logic. Kung ikaw si Lolo, kung ikaw si YouTube, ma-detect niya yung isang IP na dumikit, may na-detect siyang visitor sa channel mo at nag-subscribe sa'yo galing sa IP address na yun. Tapos nung pag-check niya, wala man lang history na nanood siya sa video mo. Again, kahit nag-clear history ka guys, nandun na rin yun, nakadikit na yun sa data ni Algoresing na mayroong pang-panunood galing sa IP mo. Although nabubura na yan siya doon, or medyo nagiging blurry yan siya doon, or medyo nagkakaroon siya ng changes doon kapag burahin mo siya sa history mo, but still nandun yung mga time na yun na nanood ka sa video ng isang vlogger, nakaka-count yun doon sa data ni YouTube. Kaya nakikita niya kung ilan yung view at kung ilan yung watch time na binigay mo sa channel na yun. Okay? So doon niya makikita kung talaga bang yung taong nag-subscribe sa'yo is nag-abala man lang mag-stay sa channel mo ng ilang minuto, or kung nag-abala man lang manood sa video mo ng ilang minuto bago niya yun ika-count as view, at bago niya yun hahayaan na makasubscribe sa'yo ng dikit na dikit talaga. So yun po, at ang gumagalaw na naman nun, si algorithm na naman ng YouTube. So yun. And then next, pinagtitingnan na nila ako dito, iniisip nila kung sino kausap ko, char. Sayan. So ngayon, ang pag-suggest nga pala sa atin, ang pag-suggest nga pala ni, dagdag ko nga lang pala dun sa suggestion na yan. Ang pag-suggest nga pala na algorithm sa video natin, nakadepende yon sa number of views, number of watch time na binigay ng isang viewer sa channel na yun o sa video na yun. Nakadepende din yun sa traffic. Kung ilan yung views, kung ilan yung watch time, at kung ilan yung kung ilang oras. Ito kasi yan guys. Tinitignan ni YouTube kung ilang oras ang ini-spend mo sa panonood ng ganyang video. Ganito ha, sa topic mo na tayo. Halimbawa yung topic ngayon is pagluluto. Pagluluto ng adobong manok. Okay? So, kung magsi-search ka ngayon sa YouTube na adobong manok, marami yung lalabas na adobong manok. Maraming video ang lalabas na nag-discuss about adobong manok. So now, tinitignan ni YouTube kung ilang oras bang ibinabad mo sa YouTube kakapanood lang ng adobong manok. Ganun yun. At doon siya nagbe-base sa kung ano yung isa-suggest niya. At yung pipiliin niyang video na isa-suggest niya sa iyo ay yung may mga maraming views, yung may mga maraming watch time na galing din sa iba. Yun ang isa-suggest niya sa iyo. Ibig sabihin, nakarank pa rin 'yon. Hindi porke gusto mo ng adobong manok ay yung isa-suggest ni YouTube sa iyo yung video ng adobong manok na isa lang yung view. Hindi po. Ang isa-suggest sa iyo ni YouTube yung video ng adobong manok kung saan marami na ring views galing na rin sa ibang viewer. Yun ang isa-suggest niya sa iyo. Ganun po yun. So, that's how YouTube rank videos. Kaya, kung mahilig kang tumingin sa analytics mo, doon mo mapapansin na may mga ganyan. Kasi, nirarank ni YouTube kung ilang oras ang ini-stay ng bawat viewers channel mo or sa video mo. At, tinitignan niya kung aling video ang madalas, kung aling video mo ang madalas pinapanood ng viewer mo. At, sinisegregate niya yun. For example, sa adobong manok mo, may 50% sa subscriber mo ang nanonood sa adobong manok. Meron din namang 20% of your subscriber nanonood sa makeup
tutorials mo. Mga ganyan yan. So that's how broad ang, that's how wide and broad ang pag-categorize ni analytics, I mean ni algorithm sa bawat channels at sa bawat videos. Again, walang pakialam si YouTube sa vlogger. Ang pakialam ni YouTube, yung performance mismo ng video mo, kung gaano ba siya karaming views araw-araw or per minute, kung ilan ba yung traffic na pumapasok sa'yo, kung ilang tao, lalo na kapag monetize ka, kung ilang tao ang nanonood sa video mo na nag-i-skip ng ads, at kung ilan yung tao, ilan yung viewer na nanonood sa video mo na hindi nag-i-skip ng ads. Ganun po yun. And guys, lalo na dyan sa mga wala pang idea sa panonood ng ads, pakiusap lang din naman, wag po kayong mag-skip ng ads sa mga vlogger. Like, kapag may mga napapanood kayong video, kung pwede lang naman, kung marami naman kayong oras, kung unlimited naman po yung internet nyo, at hindi naman po limitado ang oras nyo, is wag na lang po kayong mag-skip ng ads. Kasi, kunti lang po yung kita ng mga vlogger kada ads. Kumbaga, sintabo-sintabo lang po. Kaya, if you really wanted to help a person, lalo na kung yung vlogger na yan, ikakilala mo, huwag kang mag-skip ng ads. Well, I am not pertaining to myself kasi hindi naman po siguro tayo magkakilala kung viewer ka ngayon na hindi mo kilala. But if you really like this video at natulungan kita, yun na lang. Huwag ka na lang po mag-skip ng ads. Yun lang po. Bakit ba napunta sa ads yung usapan? So guys, kung meron kayong katanungan, kung may mga gusto kayong malaman about kay YouTube, kung alam ko rin naman yon, then gagawan ko yun ng tutorial, comment nyo lang po below kung ano yung mga gusto nyong malaman, okay? At ako naman is hindi rin ako titigil sa pag-research, sa pag-aaral, sa mga dapat kong malaman, sa mga galawan ni YouTube, para din ma-share ko rin po yun sa inyo. Alright, so thank you for tambaying in my vlog. Huh? Vlog nga ba to o magiging premiere? Mukhang premiere it eh. So yan, thank you sa pagpunta, thank you sa panunood. Oh my god, naiiyak ako. Char lang. So yan, thank you sa pagpunta, and kung gusto mo, kung nagustuhan mo, kung ano napanood mo, kung hindi ka na asar, kung hindi ka na inis, kung hindi ka na libadbaran sa pagmumukha ko, then like this video and subscribe mo na rin, libre lang yon. Tulong mo na yun sa akin, Tia. Alright, so share this to your friends. Bye-bye.